Next contestant na si John Kris Libetario. Hi, Sir John! Siril me, pro weight. Yan. Hello, kamusta po kayo? Opo, kinabahan po. Yan, okay lang yan. At least ikaw na magpa-perform. Ilang taon at saan ka nakatira, John? Sir? Ilang taon at saan po kayo nakatira? 21-year-old po, sir. Tapos tagaan sa Miss Occidental, Region 10. Wow, amazing. Napakalayo. Ngayon, paano mo nalaman ang dream chaser at ano ang iyong inspirasyon sa pagsali? Ano po, sir? First time ko pa pong tumayong na ganito po, sir. Tapos, ano lang, nagpapapa po siya sa Facebook. Tapos yun po, nag-interest po ako. Nice. Ngayon, anong kakantahin mo, Mr. John? Wait po. Medyo kaya, Walker. Again po? Every place po. Medyo kaya, Walker. Okay. Let's hear it from Sir John Kris Libetario. Hello, cut. Sir John Kris? Yes, sir. Hello, okay, sir. John, may sasabihin lang po sa Sir Jonbudz sa inyo saglit. Oo, pinutol kita kasi wala kaming maintindihan sa kanta. Ayoko na mamasayang yung effort mo. Pero na-appreciate ko na nagigitara ka, no? I'm a big fan pagka ng mga tao na nagigitara kasi nagigitara din ako. Pwede ka mag-acapella na lang, nalapit-lapit sa mic. Sa cellphone mo. Huwag mo na gamitin yung mic. Yan, acapella ka na lang. Sige. Baka pwede rin po i-off mo na yung video para mas malinaw po. Kasi kanina nung audio pa lang, malinaw po boses niya. Oo. Sige po, ma'am. Sige lang, kamanta ka lang. Acapella mo na lang. Mag-mic po ba? Audio na? Yan. Malinaw. No need na po. Go ahead. Okay na po yan. You all good, every word of what I said, you are awesome, everything, you all good, in hallelujah, you all good. No church song. I think it's a gospel song. Okay. Mm-mm. John, tokayo. Tokayo, meron ka bang ibang kanta? Tagalog o kahit sandali lang, kahit paiksi lang. Tama po, sir. Kung ating pagmustay ang kalawakan, ito maunawaan. Ang dahilan, bakit ako hindi mo kinalakaan. Hindi ko kayang sisi, hindi ko kayang sukati. Ang pag-ibig ko, ayong binigat sa akin. Yan po, sir. Thank you. Thank you, sir. John, please. Medyo luminaw sa amin ang iyong chances. Yes. Sa nangyayari. Yeah. Ngayon, pwede ka na magbukas ng iyong camera at pakinggan natin ang mga sasabihin ng Colorado. Pakinggan natin. Sir John, but... Ayun, ang first question ko, ano ka ba? Church singer ka, no? Yes po, sir. Musician po sa sa church namin. Saan ka nga uli? Taga-Miss Occidental po, sir. Buong Pilipinas.
pasuluk-sulukan ng Pilipinas, ano? Ngayon, sabi nung best friend ko, si Lady, maganda daw boses mo. And I agree, maganda yung boses mo. So lang talaga lagi ang nagiging problema natin is about connection, it's about proper setup. So na-diminish ng konti ang inyong mga chances, ano? Pero ang ganda ng boses mo, si Dwin, si Shane, I think meron silang maipapayo sa'yo ng choice of song or kung anong bagay na kanta sa'yo. Pakinggan natin si Dwin and Shane kung anong mapapayo nila sa'yo. But I already heard yung kailangan kong marinig. But good luck to you, ha? Huh? Yes, thank you, Sir John. Ngayon, pakinggan natin si Sir Dwin Araza. Hello. Nasasayangan ako kasi medyo malabo kasi talaga yung sound. And gustong-gusto ko talaga marinig na malinaw yung vocal quality mo, yung voice quality mo. And for me kasi parang medyo malabo kasi yung dating ng music, ng sound. But I think nakakanta mo naman na maayos yung song. At least it's also an additional score din yung marunong ka mag-play ng guitar. I bet you also write songs, right? Sumusulat ka rin man ng mga songs? Sumusulat ka rin ba ng mga songs, no? Sir? Do you also write songs? Sumusulat ka rin? Opo, sir. Okay, good. Ayan. So, siguro sa mga susunod na round, if I remember, bibigyan ka ng chance, sana marinig namin yung mga original songs ko. But ayun nga, tulad nga na sabi ko, medyo malabo kasi yung dating ng sound sa akin. So, hindi ko ganun sobrang ma-appreciate yung performance mo. Pero kahit pa paano naman, nakanta mo naman yung Aizen song. So I still congratulations and you were able to pull it off and nakita ko naman yung confidence mo. So still congratulations and thank you for performing. Thank you so much, Sir Dwin. Ngayon, pakinggan natin ang sasabihin ni Sir RJ. Hello, John. Maayong hapon ka sa imo, John. Maayong hapon, sir. Oo. Pag halimbawa ba dyan, pag tinanong kita, pag nabigyan ka ng pagkakataon, aside from mga gospel songs o yung mga kinakanta mo sa church, ano sa tingin mo ang pwede mong panlaban? Halimbawa lang, na hindi pang church na kanta o hindi gospel song. Halimbawa lang, pag nabigyan ka ng pagkakataon na mag-move forward. Yung kanta ko po, sir. Yung kanang hindi mo na kung kakanta. Yung ginawa mong kanta. Tulad na, sige, mga ano lang, diretso ka chorus o kaya, ano, tingnan lang natin. Pakinggan ko lang yung nagawa mong kanta. Sige. Sige, take your time. Kahit yung bandang chorus na, akala ko naman, laklakak kasi akala ko naman, Jessica, yung mga naririnig ko ay nagbutut dalin ako sa iyo. Sabi di eka, kita ka o laki, kita doon. Yun, oo. Anyway, sige. Yung una mong kinantang English kanina, yung una mong kinantang English, parang kinakain mo yung ano. Pero nandun yung boses mo eh, parang mabilis kasi nakanta yon. Kaya ang sa tingin ko, parang kinakain na niya to. So yung pangalawa mo namang kinanta, yung Tagalog, ano na, yung parang palunok ka na doon. So dinahandahan mo na kasi baka alam mong walang tubig, di ba, sa kinakain mo. So dinahandahan mo pagkain. Kaya medyo bumagal konti yung Tagalog. Kaya ito ngayon, sinabi mo na pag makapasok ka sa susunod na round, eh yung aside from mga gospel songs yung kinakanta mo, yung original songs, naririnig ko naman. So, ayun, titingnan na lang natin mamaya kung ano magiging hatol natin doon sa ipinamalas mo ngayong performance mo, okay? Yes, sir. Thank you po, sir. Okay. Thank you so much, Sir RJ. Ngayon, pakinggan natin si Miss Shane Tarun. Hello, John, Kris. Actually, kanina, nung nag-uusap na kayo nung host, kaninang hindi pa tayo nag-start, malinaw yung ano mo, malinaw yung audio mo. Pero siguro since nasa indoor ka ngayon, nasa loob ka ng church, ano, medyo muffled lang yung tunog. Parang
Kaya siguro pakiramdam namin is parang nakakain yung words kasi hindi malinaw yung dumarating sa amin. Pero feeling ko sa signal siya. Yun. So baka kasi parang okay naman yung audio setup mo, naka-mic ka and naka-amplifier ka. So ayun, kung gusto ko yung tone ng boses mo, yun at least yun narinig namin ng maayos. Wait lang, sorry, maingay yung baby ko. Ayun, sorry. Sasali din daw yung baby ko sa singing contest. Sure, sure. Ayun. Tawag dito, feeling ko pagdating sa choice of song, kung nahihirapan ka maghanap ng songs na yung parang, kasi usually kasi mga songs ngayon, di ba, may kasama ng kabastusan or something, pero meron din namang mga light songs na para mga songs nila Arthur Neri, mga songs nila JK, mga The Voice Kids, ayan. Feel ko bagay siya sa vibe ng boses mo kasi yun nga, millennial, tapos alam mo yung parang, hindi ko alam kung anong tawag sa ganyang style ngayon. Yung parang madami siyang runs in between nung phrases, yung parang every word parang mimiya, gano'n. Joke lang. Gusto ko yung boses mo, gusto ko yung style mo. Yun lang, hoping lang na sana mas clear yung marinig namin next time. Hanap siguro tayo ng mas malakas na signal or ano pa ba? Yun pa, o kaya yun, mag-invest din sa audio equipment na, kasi okay yung audio equipment mo pag nasa live performance ka, pero meron tayong separate para sa virtual, so may mga kailangan na audio equipment, may sound card, may audio interface, mga ganyan na kailangan, pero may mga nabibili na mura lang, so pwede tayong mag-invest sa ganyan, konti lang, as in promise. Murat lang yan sa Shopee. Promotion. So, ayun. Kasi nanghihinayang ako. Tama, na-agree ako kay Dwin. Nanghihinayang ako kasi rinig namin yung tone ng boses mo. Ang ganda. Hindi lang namin ma-appreciate kasi muffled talaga. Yung parang rinig namin is kulob siya. So, hindi namin ma-appreciate ng mabuti. Pero, gusto kong i-comment yung original song mo. Parang ang ganda-ganda niya. Gusto namin marinig yan next round. So, sana makapasa... makapasok ka sa round na to para marinig namin ang buo yung original song mo. Ayun, congratulations. Thank you so much, Miss Shane. Salamat, Shopee. Ayan, no? Ngayon, pakinggan natin kung yes Shopee or no. Naman, oh. Baka naman. Baka naman, Shopee, no? Ngayon, pakinggan natin ang sasabihin yes or no ba. Let's start with Mr. Jonbudz. Okay. Ito ang aking honest and very sincere opinion. Ano, I have a big affinity sa mga taong nagkumakanta sa church. And ako, malambot ang puso ko. But I honestly believe na kung kumpleto ang gadget mo, malinaw ang signal mo, malinaw ang mic mo, maririnig namin yung talagang totoong boses mo. Siguro ngayon ang naririnig lang namin is mga 40% na kaya mong ibigay. And I suggest na sana... next time, kumanda ka ng medyo slow. Medyo bagala mo ng konti para lalong... Sa pronunciation kasi ng words, matindi rin tayo dyan eh. Ngayon, medyo... Dibigyan ko talaga ng consideration. Nag-e-echo dyan sa lugar na kinakantahan mo ngayon. So, I'm gonna say yes for now. Magkakasabi ako ng yes para mapakinggan pa namin kung anong kaya mo. Yan, may isa ka ng yes. Okay? Thank you. John, ngayon pakinggan naman natin sasabihin ni Sir Dwin Araza. Ayan, tulad nga na sinabi ni Sir John, gusto rin kita bigyan ng second chance. Pero sa susunod pag ganyan pa rin talaga yung sound system natin, mukhang mahirapan na kami mabigyan ka ng another chance. So sana sa susunod na round talagang mag-invest ka at ipakita mo yung galing mo, kung saan mas ma-appreciate namin yung boses mo, mas malinaw yung sound, kompleto ka sa equipment, okay? So, for now, I would say yes. Yeah. Yeah, congratulations, may dalawang yes. Pero tingnan natin kung makakatatlo ka pa. Sir RJ?
Hello, John. John ulit, no? Oo. Ayan. John, kanina sabi mo, yung original composition mo, pwede mo siyang kantahin pag halimbawa papasok ka sa susunod na round. Paano ngayon kung sasabihin ko sa iyo halimbawa na ang Dream Chaser ay hanggang 12 rounds ito. John, kaya-kaya ng powers natin na marami tayong maibigay? Yun ang una kong tanong. Pangalawa, alam ko naman na pag nandyan sa iyo ang Panginoon, di ba, matapang nating labanan ang lahat ng klaseng pagsubok at isa lang ito sa mga pagsubok na sa tingin ko kaya mong lampasan. Kaya sinabi naman ng Panginoon, mapalad ang taong nagtsatsaga, nagtitiis. Pag sinabing nagtsatsaga, tsaga kang mag-practice na mag-practice. Kung sa tingin mo yan ang forte mo ngayon, yung parang mabilis kang kumanta, yung parang pang mabilisan yung kanta, practice mo naman yung medyo mabagal para iba-ibang timpla ang maibigay mo para sa amin. Kung papasok ka sa next round. Ay, papasok na pala kasi nakatunan, no? So ngayon, magbibigay ako dahil ang kapit ng, ang tindi ng pananampalataya mo siguro ngayon, no? Dahil nabibigyan ka ng chance ngayon. So I'll say yes para kay John. Yan. Thank you so much, Mr. RJ. Ngayon, take the advices and sana we expect better performances sa susunod na round. Thank you so much, Mr. John Kris Libetario.